Magandang araw. Isa na namang kwento ang ating tatalakayin sa ating IFM Diaries. Ito'y tungkol kay Alias Vanessa. Si Vanessa ay isang front desk receptionist sa isang hotel sa Dubai. Independent woman kung mailalarawan ito ng kanyang mga kaibigan. Sa sobrang independent nito ay hindi siya takot na maging single forever and ever. Kaway-kaway sa mga nakarelate. Hindi rin ito atat na magkajowa dahil naniniwala siya na kaya niya naman ang sarili niya at hindi niya kailangan ng lalaki sa buhay niya para sumaya at para lumigaya. Madalas din siyang matanong kung kailan ba ito mag-aasawa. Pero si Ate Mong Girl ay wapakels. Mga tsuktsak tsuvaenis, enjoy life to the fullest, ang peg ng lola mo. Kitang-kita sa CCTV habang ito ay nag-o-overtime sa kanyang trabaho sa Dubai, may biglang tumawag dito. Sino ang tumawag na iyon? Pakatutukan sa ating IFM Diaries. Ito po si Gas Pulgas at narito ang kanyang kwento. Hello? Oh, tia, ba't napatawag ka? Siyempre nangangamusta lang. Hindi naman lahat ang tawag ko humihingi, di ba? Nakakahiya naman sa iba na patawag lang pag may hihingiin. Kinabahan naman ako. Wala akong hihingiin sa'yo. Nangangamusta lang. Nasa duty ka ba? Oo po eh. Pero di naman po masyado busy. Bakit po? Ay, alam mo kasi... Kailan ka ba kasi mag-aasawa at magbo-boyfriend? Ako, tia. Aboy-boyfriend muna bago mag-asawa. Tia, sinabi ko naman, di ba, na hindi naman ako nagmamadali. At saka, masaya naman maging single. Anong masaya maging single? Kagaya ka dyan sa ano mo? Yung kasamahan mo dyan? Na si Masko? Narinig ko yung pangalan ko. Ay, grabe na. Ali, loudspeaker mo na naman. Narinig na naman ang chismosa. Nanahimik ako dito. Tia, nag-e-enjoy lang kami. Alam mo kasi meron akong meron ako irereto sa'yo. Siguraduhin mo na ducks yan, ha? Kasi kung socks at saka jutes lang tia, yan. Tia, alam mo naman na... Ano yan. Hindi ko pwede patatawarin yan. Sandali! Alam mo naman na ayoko ng mga reto-reto na ganyan, di ba? Kung darating dadating. Hoy, makinig ka! Mas mabuti na yung lalaki na may recommendation. Ganun diba? Ba? Para naghahanap ka ng trabaho, merong nagre-recommend sa'yo na tao. Para may nagpa-background check. Ay, at etong lalaking ito ay certified bachelor. At talaga saka ka? May pera, green card holder sa US. Nandiyan siya sa Dubai ngayon kasi meron silang, may trabaho siya dyan. Certified bachelor?
Parang yan ang sinasakyan ko dati nung nasa Pilipinas pa ako. Yung bachelor na bus. Hindi yung bachelor express. Chismosa ka talaga. Makinig ka, iha. Sige na. Puntahan mo na. Pagbigyan mo na ako. Kasi yung, alam mo yung nanay mo, order sa'yo. Ay, naku. Sige na, tiya. Bigay niya na lang po yung number. At saka, may Facebook ba yan? Baka pwedeng masilip. Ah, meron. Natignan mo, Rudolph. Yan. Yung pangalan niya na nilagay ay Red Nose. Ewan ko ba siya? Tia, maraming Rudolph sa Facebook. Red Nose ka nilagay niya. Rudolph the Red Nose. Ay, pogi. Pogi na. Pula pa ang ilong. Ay, pa? Baka mamitigyawat lang, kaya pula ilong. Ano ka ba? Pero pogi siya, ha? Sige. Akin na yung audition ko kung Dax ba, Sax o Jutes yan. Sabihan mo kaya si Mas, huwag nang maki-join. Huwag ka na dito. Sige na. Uy, in fairness, sige. Ha? Bakit? Parang bumabakat, ha? Tigilan mo na. Ano ba, magtrabaho ka na nga dyan. Dahil sa kakulitan ng tiyahin. Pinagbigyan ni Vanessa na makipagkita kay Rudolph the Red Nose. Tapos yun, hindi ko na malaya na nalaglag na pala ako, di ba? Talaga ba? Well, alam mo, first time ko na nagkaroon ng ganito kasayang date. Talaga? At ikaw yon, Vanessa. Salamat ah. Pero okay ka rin ah. Ang bilis mong makajive. Hindi ka tulad ng ibang lalaki dyan na hirap pakisamahan. Oh naman. Best in friendship ata ako. Pero iba kasi itong date natin eh. Hindi naman kasi ito friendship eh. Nga eh. Pwede bang malaman kung ano yung magiging kasagutan mo kung sakasakaling pakasalan kita? Kasal agad? Oo naman. Teka, kasal o tayo? You mean magjowa doon muna? Doon naman tayo mapupunta, di ba? So, jojowain mo muna ako, ganon. With the intention na magpakasal. Oh naman, siyempre. Sige, pwede natin i-try. Alam mo, wala na rin. I-try yung alin? I-try na maging tayo. Payag naman ako doon eh. Sige, wala naman problema sa akin. At saka interesting dahil nagka-jive naman tayo. Ganun naman talaga, di ba? Pag pumasok tayo sa relasyon, doon tayo mapupunta sa kasalan ng ending. Sige, basta enjoy lang muna natin. Thank you, Vanessa. So, tayo na? Yes! Mabilis ang mga pangyayari. Naging sila agad dahil gusto nilang subukan kung talaga bang compatible sila sa isa't isa. At makalipas ang isang buwan. Van, excited ka na ba? May good news ako sa'yo. Anong good news yan? Ipapaprocess na natin yung visa. Fiancé visa. Ha? Fiancé visa? Oh, ba't ayaw mo? Hindi naman. Hindi ba masyadong parang ambilis naman yan? Pero wala naman akong against dun eh. Nagulat lang ako. Ginulat mo ako. Ano ba? Ba't kailangan magugulat? Parte na ng plano ko yan noon pa. At bago pa lang ikaw dumating sa buhay ko, na ipangako ko na sa sarili ko yan na kung sino man yung babaeng tatanggap sa akin, magmamahal sa akin, bibigyan ko siya ng pagkakataon para mapasaya ko siya sa pamamagitan ng tulad nito, fiancé visa. Grabe. At saka, don't you worry, Vanessa. Uuwi naman tayo sa Pilipinas eh. Gusto ko rin makilala yung mga magulang mo. For sure, gusto ka rin nilang makilala. Nakukwento na rin naman kita kila mama. Talaga? Oo. So, anong reaction nila? Masaya naman sila.
pala. Salamat ha. Ako, excited ako makilala yung pamilya mo sa Pilipinas. Pero mas excited ako na makasama kita dito sa Dubai dahil ikaw na ang maging fiancé ko. Salamat. At sobrang salamat. Let's celebrate, Vanessa. Sure. Salamat. Let's cheers! Woo! Cheers! Celebration! Cheers! Medyo na tipsy na ako. Sorry anyway. Ha, medyo natagalan ako. Pakilala mo naman ako dyan. That's alright. Hey, may Hi. Best friend, baby. Wow. May best friend si Ivan. Ivan, meet my fiancé. Hi. Hi. Nice si Vanessa. Hi, nice to meet you. Let's Van, parang Ivan, Vanessa. Nako! Nakakatuwa naman, nandi dito ka rin. Party tayo! Oo, hindi kasi ano, yung trabaho ko talaga, Abu Dhabi. Ah, okay. Party na tayo! May inutos na yung boss ko dito sa Dubai. Kasing na mo! Nakapunta ka dito. Oo, timing nag-chat din dong isa. Buti naman nakapunta ka. Let's go! Well, nice to meet you. Grabe yung best friend mo. Lasing na eh. Boy. Parang nalasing na sa pag-ibig sa'yo. Swerte niya sa'yo, ha? Ang ganda mo pala. Hindi naman siguro. Hindi naman siguro. Alam mo ba pihikan yan? Talaga? Sa Pilipinas, siguro nakadalawang ex lang yan. Kasi ayaw niya. Choose yan sa babae. Pag hindi ka matalino, maganda, at mukhang binibining Pilipinas na kandidata. Grabe naman. Oo, ganyan yan. Ikaw naman, single ka? Well, single and ready to mingle. Kaya enjoy life lang. Oo nga, tama yan. Bro! Uy, natulog. Natulog ka na. Rudolph, bumangon ka dyan. Huwag kang mahiga dyan. Uy, nako. Siguro dapat ihatid na natin siya sa... Ay, sige, sa place na. Niya. Oo, atin na natin. Uh-oh. Okay. Dito na ako matulog. Hindi, uwi na tayo. Dito na ako matulog. It says come into my life. It says come. Ayan na, nahiga na siya doon, bigat. Grabe. So ano, paano? Grabe. Saan ka umuwi? Diyan lang, sa kabilang building, doon ako. So, let's call it a night? Talaga? Hindi ba masyado pang maaga? Nabitin ako doon ah. Actually, gusto pa kita makakwentuhan eh. Siyempre, to get to know more about you, siyempre, best friend ka ng fiancé ko, diba? Wow! Wow! Did I hear it right? Fiancé? Fiancé! Talaga, nag-propose na yung... Oo. Dude! Walang hiyakan! Lunahan mo ako! Talaga, nag-propose na siya? Oo eh, mukhang nagmamadali yung best friend mo eh. God, alam mo, napakaswerte mo. Kasi, yung... Okay lang naman siguro yung kwento ko, di ba? Mm-hmm. Yung dalawang exes niya, mm-hmm, seryoso yun, pero hindi siya nag-propose doon. Ang babae ang nag-propose. Grabe naman. Oh, totoo. Promise. Ayaw niya. Kasi nga, alam mo naman, workaholic din yan. Pero, nako, in fairness sa'yo, Vanessa, tinamaan yung best friend ko, ha? Well, kasi talagang nag-click lang siguro talaga kami. Oh, that's good. Mm-hmm. So, sige, 2 bottles. Sige, okay sige, lang? Sige, celebrate natin. Sige, celebrate natin engagement. Grabe ka. So this is what you mean. And this is how you feel. So this is how you see. And this is how you breathe. Oh.
Ang ganda pala ng place mo, ah. Wala. Sobrang... Nanonood lang ako sa YouTube, tapos titignan ko anong mga magandang pang-interior. Mahilig kasi ako na mag-decorate sa room, eh. So, parang advance na advance yung Christmas mo dito. May mga lights-lights pa. Kailangan. Mm. Parang nadidepress ako pag, alam mo na, namimiss ko yung family ko sa Philippines. Ganda rin ang taste mo, ha? Ganda mo rin, eh. Ah, este. Oh, syempre. Dapat lang naman, 'di ba? Para naman hindi ako ipagpalit ng best friend mo. Oo naman. Mm-hmm. Oh, cheers tayo dyan. Cheers. So, nagka-girlfriend ka na pa? Oo naman. Syempre, magsinungaling ba ako, 'di ba? Meron na, pero matagal lang kaming wala. Una na natin pag-usapan yan. Cheers. Cheers na tayo. Saka alam mo, hindi ko nga inakala, hindi ko na-expect na that time, itong si, ito si Rudolph. Mm. I think that was Christmas party, pero... Ay, pag-usapan natin na lang yung ano, yung experience mo, yun na lang. Okay, experience. Mm. Anong experience ba? Experience, alam. Experience. What do you want to know? Gusto ko lang malaman. Kung talagang, ano. Expert ba ako? Bang expert ka talaga. Baka amateur yan, ha? Hindi, ha? Hindi ako. Talaga? Gusto mo malaman if expert ako. Sige nga. Ha? You want to know? Ha? Gusto mo malaman, di ba? Ivan, baka magalit si Rudolph. Hindi malalaman ni Rudolph to. Gusto mo lang naman malaman if expert ako, di ba? Ipakita ko sa'yo. Ayaw mo ba? Ipipikit ko na lang yung mamamata ko. That's good. Just close your eyes and count to four. Si Vanessa. Walang kamuwang-muwang si Rudolph sa nangyari behind the scene at behind the camera. Hanggang sa umabot na sa punto na sabay niyang binibigyan ng oras ang nobyo na si Rudolph at nakaschedule naman itong si Ivan. Ang tindi mo, girl. Ang haba ng iyong hair. Hindi maintindihan ni Vanessa kung ano ang kanyang nararamdaman. Naguguluhan na ito dahil sa nangyari. Baby! Congratulations! Alam mo ba na excited na ako makakasama ka dahil ito, ha, lahat gagawin ko para sa'yo. Lahat! Alam mo yun? Ito yung nakalatag na lahat ng mga gagawin mo para sa interview ng US visa mo, ha? At saka galingan mo, ha? Be yourself! At kung tatanungin ka ng console doon, lahat sagutin mo ng full honesty. Okay, baby? At umiiyak yung baby ko. Iyak ba yun na excited ka na magkasama tayo forever? Baby, ano? Baby, sorry. Sorry, sinasabi mo. Baby, sorry. Ba't nagsusorry ka? Sorry. Sorry dahil mahal na mahal mo? Sorry dahil makakasama mo na ako ng tuluyan? Sorry dahil mag-US citizen ka na? Baby. Ganong umiyak, baby. Baby, sorry. Ayoko malulungkot ka. Sorry kasi. Sorry saan? Nagbabackout na ako. Ayoko na. Ano?
Baby, huwag naman ganun. Gumastos na ako ng malaki dyan. Baby, eh, hindi ako handa. Hindi pa ako handa. Ano hindi handa? Dapat sinabi mo noon. Anong nangyari? Anong dahilan? Gusto ko nang makipaghiwalay. Sorry. Sorry talaga. Hindi ko kaya ituloy ito. Sorry sa lahat-lahat. Sorry. Bakit gusto mo makipaghiwalay? Sorry. Presa! Bakit ganon? Ganon nakabilis para sa'yo yun? Ganun lang kabilis para sa'yo, iwanan lang ako. Ganun lang kabilis para sa'yo mag-back out at makipag-iwalay. Vanessa! Bakit? Don't wanna close the door. Labis ang hinagpis at hinanakit ang naramdaman ni Rudolph nung panahong iyon. Hindi niya malaman kung bakit umatras si Vanessa, hindi lang sa kanilang usapan, pati na rin sa kanilang relasyon. Walang dahilan. Parang nakalutang sa ere. Pinilit niyang mag-move on. Makalipas ang 3 taon, nasa Pilipinas na si Ivan at si Vanessa. Walong buwang buntis na ito. At habang sila'y mag-grocery, bro, kumusta? Ayos, kumusta ka na? Kumusta? Eto, maayos naman, nakapag-move on na rin sa buhay. Akala ko ba nasa US ka? Siyempre, nasa US nga ako. Tapos, eh, naka... Umuwi ako kailan ka bumalik? It was... 1 week? No, matagal na ako dito. 1 month ago. Ba't di ngayon mo na sinabi, bro? Dapat nagkita tayo. Ano ba? Busy-busyhan ka naman. Every now and then na kinukommunicate kita, parati mo sinasabi sa'yo, busy ako. Kasi bro, pasensya na. Ganyan. Pasensya na, may mga priorities na tayo sa buhay. Hindi na kasi tulad dati na puro inom-inom na lang eh. The usual. Alam mo na. Pero ayos lang yun. Ganun talaga ang buhay. Hindi, uwi na tayo. Ang sakit ng balakang ko eh. Vanessa? Rudolph? Bro. Buntis ka na? Asawa ko pala si Vanessa. Kamusta ka? Never mind. Bro, gusto sabihin naman namin sa'yo eh. Kaso, wala rin kaming contact sa'yo nung nag-US ka. Mula Dubai, hinanap kita dun eh. Sinabi, nasa US ka na raw. Tapos... Sorry. Sorry, Rudolph. Bro, that was 3 years ago. Pero dapat, sinabi niyo lang sa akin. Dapat, pinaalam niyo naman sa akin. Sakit-sakit. Parang inahas niyo ako pareho. Yan ba ang tunay na kaibigan, Ivan? Bro. Yan ba ang tunay na karelasyon, Vanessa? Bro, I'm sorry. Sakit-sakit. Bro, I'm sorry. Sorry. Alisin mo kayong kamay mo. Grabe kayo.
Hindi mapapantayan yung yung sakit sa mga pinagsamahan natin tatlo. Rudolph, ay hindi ko naman sinasadya. Kaya pala sirain ng pinagsamahan natin bilang mag-best friend tayo. Ivan, yan po hindi ko inaasahan na gagawin mo sa akin. No, hindi ko in-expect na ma-in-love ako kay Vanessa. Nandun na tayo, pre, pero dapat nirespeto mo wala yung nararamdaman ko. Rudolph, alam mo namang magkaibigan tayo eh. Rudolph, ako yung may kasalanan dito. Dapat, dapat... Hindi namin sinasadya. Patawad. Patawad, Rudolph. Hindi mo inasahan ganito yung ganito masakit na lumalik lahat na nararamdaman ko. Bro, pasensya na, bro. Bro. Pasensya, bro. Damage is almost there. Nandun na. Damage is done already. Rudolph. So, ano magagawa natin? Bro. Bro. Paka-happy kayo. Rudolph. Bro! Rudolph! Di, kasalanan ko to eh. May, don't blame yourself. Wala kang kasalanan. Kasalanan ko talaga. Hindi ko kasalanan. Ano ka ba? Huwag kang magpaka-stress. Ma-stress yung baby natin. Tama na. Importante, okay na tayo. Alam ko, nasaktan natin yung best friend ko. Nasaktan natin ex mo siya. Pero... andito na tayo eh. May ibang buhay na tayo. May ibang buhay na rin siya. Kaya huwag mo sisihin ang sarili mo. Okay? Sana mapatawad niya tayo. Hindi ko in-expect na mapatawad niya agad tayo ngayon. Pero hayaan mo na natin yung tao. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita. Yeah. Some people live for the fortune. Ang ganda ng version ng awitin ko. Narinig nyo ba, mga idol, kung gaano kaganda yung boses ko? Na 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 inaswang na. Tayo eh. Tawanan, iyakan, kilitian, at higit sa lahat. Kiligan. Yung pag-iibigan ng letter sender natin at kanyang naging karelasyon, tinalo pa ang Gerald Anderson, Bea Alonzo, at the rest ng mga premier stars sa showbiz, kanilang istorya. Iba. Yan ang nararamdaman ng mga staff ng Terraza Manalo Resort dyan sa may Tanawan na Batangas. Ay. Na gipangunahan sa kanilang napakagandang may-ari na si Madam Marie. Madam Manalo. Marie. Binuksan daw ang mga sasakyan nila sa resort para lang pakinggan ang ating IFM Diaries. Kasama niya ngayon. Po yung opisina namin, ma'am, para magpa-ads. Kasama daw niya ngayon ang kanyang napaka-poging husband na si Engineer Noel Manalo at saka yung mga staff nila sa resort na walang iba si Neo, si Althea at saka si Marcos. So, di ba? Ang saya naman nila. Maraming salamat. Welcome back sa IFM Diaries. Kasama niyo na po ang Riding in Trident! Ako si Mama Ai. Ako naman si... diba? Sino ba ako? Ivan ba ako? Si... Nalito si Rodolf. Papa Charles! Idol the goal! Hashtag... I-Jargol! Sobrang sakit ng dulot ng kwento ngayon. Kahit lalaki ako, umiiyak ako ngayon. Naalala ko ang ginawa sa akin ng asawa ko. Namatay ang anak namin. Imbis na mag-move on, patago akong niloko kasama ng best friend ko sa trabaho. Ako pala si Rene Fabian ng Dasma, Cavite. Uh-huh. My God. So, medyo nakarelate itong si... Uh-huh. Renz Fabian, kasi usapang best friend tayo na inahas ng best friend yung karelasyon mo. Eh. Pero, higit sa lahat, yung mga nabasa mo dyan, hindi matatalo itong komento dito ni Panoy Gerald Iniego. Imaginin mo, nagkatikima na ng tahong at talong ni Carlo at okay. Iba din. Pero eto nga ngayon mga idol, no? Ang question dito, Mama Ai at Papa Charles. Ba't may mga ganong factor pag best friend, no? In your case, Mama Ai, best friend mo, nasulot yung karelasyon mo,
Now they are together. Papatawarin mo ba sila? Ako, siguro, mapapatawad ko sila, pero ikakot ko na yung communication ko. Kasi parang nangyari, friendship over. So pero napatawad ko, yes. Meaning kasi, to say, you have nothing to do with your ex karelasyon, oo, as well as sa best friend mo. Hindi mo na ba kakausapin tong best friend mo? Kapag may kailangan lang siguro na importante or essential na pag-uusapan. Pero yung kung ibabalik pa yung dati, hindi na. So, hindi na yung mga... Pero, alam mong sa sarili mo na napatawad mo, natanggap mo na. Pero, gusto mo na lang talagang i-cut. Kasi ang awkward eh. Ano bang i-cut mo, mama? Ay, na-curious ako. Na-i-cut yung... Jutes ba? Saks o ducks? Hindi. Yung really, yung namamagitan sa inyo. Mag-ribbon cutting na siya sa I Love You Milky. Feeling ko na rin yan, ribbon cutting eh. Yung communication. Feeling ko tutuliin pa ni mama. So, kung hindi yan ribbon cutting, garter cutting. Okay, mama ay. So, kung ano mang communication yan na meron kami before, kung lagi nag-uusap or nagkakamustahan, siguro, pati sa Facebook, i-unfriend ko na rin yan. Ayaw mo makita sila na nagde-date. Diba? Hindi kasi, di ba? Instead na ikaw yun. May past ka eh. Hindi ka mag-heal from within eh. Kahit pasabihin mong napatawad mo na, mas makakabuti sa'yo kung totally eliminate mo yung mga taong nakasakit sa'yo from the past. And the difference is, best friend mo pa. Ayun, oo. Yun ang mas pinakamasaklap. Kasi kung ibang tao yan, hindi mo naman ka-close, medyo mas mabilis yung process ng moving on, di ba? Tama, oo. What about you, partner? Mapapatawad mo ba pag liban dyan sa palos mo na cap? Siyempre, Romel Montano yan. Aba, inspired. Iba. AKA, ang cap ko, Romel Montano. Ang itsura ko, Wendell Ramos. Ay? Ang height ko, The Ghoul. At least, meron ako. Nice one. May ibang klaseng artista. Okay, well, pagpapatawad, lahat naman tayo may chance magpatawad ng tao. Depende sa kung paano tayo ginawa ng madamdaming karanasan sa buhay natin. No? Mm-hmm. Pero regardless kung gaano man kalaki o kaliit, gaano man ka-jutes, ka-sucks, o ka-ducks yung kasalanang nagawa sa atin ng tao, kumbaga sa Bisaya pa na siya, nung kang imuha na siyang tinuod nga amigo, kung tinuod yung kang amigo, marunong tayong magpatawad kung totoong kaibigan tayo. Mm-hmm. Pero, usaping relasyon kasi at friendship ang pinag-uusapan dito, Idol The Ghoul, Mama Ay, at sa lahat naman nakatutok sa atin ngayon. Choice mo yan, pero kung ako ang tatanungin mo, kaya ko magpatawad sa usaping kaibigan, pero pag-isipan ko muna kung kailan ako mag-heal pagdating sa usapang pag-ibig. Kasi it's not that easy to invest, trust, yung emotions mo para mahalin yung isang tao. Especially, involved na dito yung financial, alam mo yun? Dahil ginastusan ni invest ka ng money. Ginastusan ni, tawag nito? Ni Rodolph. Rodolph. Ang Rodolph talaga, Rodolph. Hindi, kasi Bisaya man ta. Ginastusan ni Rodolph yung kanyang fiancé dapat. Saglit ha. Si Estares Quino, Muralde at si Nilbert Bertulfo, si Pawis Caruana, yung mga lalaki yan, gumastos din daw sila sa babae dati. Halata naman, pangalan pa lang, mga chickboy. So, pwede pang magkausap kayo ng best friend mo? O kasi it takes time kasi ang pag-heal. Yan, alam mo yun, mending a broken heart, Idol The Ghoul, Mama Ay, and the rest of mga idol, it takes time yan. Parang sugat yan. Pag nasugatan ka ngayon, hindi naman pwede na kinabukasan, magaling na agad yan. It takes time. Pero diba? Si Mama Ay, gusto niya friendship over. Sa'yo, may chance ka. Ako, ayokong tuldukan yung pagkaibigan natin dahil lamang may inaswang mo yung aking jowa or whatever. Pero ang friends kasi, that's forever eh. Regardless kung may kasalanan ako sa'yo or wala, may nagawa akong hindi tama o mali, parang ano lang din yan, parang relasyon lang naman din yan eh, yung friendship. Pero more than anything else, friendship versus relationship, doon na lang ako sa friendship. Kasi ang friendship para sa akin, may forever. Ang relasyon,
Tinan mo eh, nag-aswangan sa isa't isa ng walang tikiman ng tahong at talong ni Carla Carlo, di ba? Ay, ito, tikman mo daw itong talong ni Pabling Alanik ng San Jose del Monte, Bulacan. Pangalan pa lang ha, Jutes na. Nakarelate din sa atin itong si Renz Fabian. Ano sabi niya? Sabi niya, 11 years kaming magkasama sa work ng best friend ko. Barkada ko na yun. Yun pala, may gusto sa asawa ko. Ayun, pakaligaya sila dahil diba, tiwala ako kay God na ang karma nandyan lang. Di ba nga Mama Ay at saka Idol Digul, may kasabihan na best friend is our best enemy. Bakit mo nasabi yan? Alam mo kung bakit? Bakit? Kasi yung best friend mo, siya nakakaalam ng mga deepest and darkest secrets mo. Ay, talaga? And yung mga secrets na yan, pwede niyang gamitin against you. Tama. Diba? Kahit ka naman sa ano, kahit and hindi even naman your sa... your weakness. Kahit naman sa hindi best friend, kahit naman sabihin na natin na casual lang natin, nakilala yung tao, kahit sino yung tao na nakapaligid sa atin. Kasi... kahit naman na hindi natin close friends, ginagamit naman din na dahilan yan para sirain tayo. Kasi, ganito yan, kapag kung sino yung mas ka-close mo at mas kilalang kilala ka, alam kung ano yung kahinaan mo. Kilalang kilala ka eh. Alam nila kung paano ka titirahin. Kahit naman, ay, gusto ko yung titirahin. Sanay ako sa tinitira. Kahit pa sa usaping tinitira. Mama, gustong-gusto ko yan dahil madalas po akong tinitira ng iba't ibang klaseng intrigas mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Kaya masarap tinitira. Pero nakaano ka, di ba? Nakapag-Singapore ka? Singapore ako. Pati sa Singapore, tinira. Ay, doon ko naranasan ang Malasentosa Island na chismis. Ay, doon daw siya, ay, alam mo, sa Singapore, tinira siya ng Merlion. After ako tinira, mama, ay, lumabas ang tubig sa bibig ng Merlion. Nagsuka ang Merlion. Mama, ay, alam mo, thank you, ha? Pinasaya mo ako doon sa... ang sarap pala titirahin. Ay, nako. Mga idol, maraming sa'yo. Kaya makikinig. Ang good vibes mo talaga, Mama Ay. Gusto mo padala. PM lang kayo, mga idol. Ibang tawa ni Mama Ay ngayon, no? Hindi, kasi wala na magpapadala sa atin ng sulat ko. Kung araw-araw naman, maririnig kay Mama Ay. Alam mo, sarap na titirahin. Ayoko na. Word of the day, tirahin. Okay, please like our Facebook page, Road to 1 million followers na po tayo and likers! Yay! IFM 93.9 Manila Facebook page. Follow us on our social media accounts. Manapin na po, Idol Dagol sa Facebook page. Of course, TikTok, Twitter, Instagram. And of course, Idol Dagol channel on my YouTube. What about you, Mr. Romel Montano? Well, DJ Papa Churls, yan lang po ang hanapin ninyo. And road to 100,000 na po ako, minus 20, that's 80 plus. Nadaya ka pa. What about you, Mama? Basta hanapin nyo na lang po yung hashtag iRobyou sa lahat ng social media platforms at iRobyou TV on YouTube. See, ang humble, hindi niya sinasabi na millions yung mga subscribers. Kasi syempre, followers sa TikTok, ikaw pa naman na magyanyang followers tapos titirahin ka lang ng intriga. Sa 1 million followers na TikTok ni Mama Ay, pwede po ba na ano na lang, 500,000 hati kami ni Papa Chur. Diyan na talaga mapuprove ner at tinatawag na titirahin talaga kita dyan. 500,000 likes. Mabawas dun sa 1 million. Isumbong kay Pangulong Dagong susunod. Tumawag lang sa 0916-897-5365. At kung nahihiya kang tumawag, pwede namang mag-text sa ating text line 0939-706-2816. 85, 84, 55, 45. Kung gusto nyong magpa... tira. Mapatira ng pagkain. Bahala na lang. Bahala na gumudihay. Basta. 11.13. Dito lang sa 93.9. IFM. Idol.